Raul Suyod. Si Raul na siguro ang isa sa mga player na nabigyan ng break pagkatapos ma-trade si Boy Eram sa Talk and Text. Matatandaan na naging breakout season nga ni Raul ang nakaraang season ng PBA bubble. Alamin natin ang istorya ng buhay ni Raul bago siya nakatungtong ng PBA. Si Suyod ay lumaki sa Bago City, Negros Occidental. Sa matarik na araw, sa lugar kung saan maraming niyog, ay doon naglalaro ang isang matangkad na bata na hindi pa ganong kagaling. Ang pangalan ay Raul Suyod, kasama ang kanyang mga tito at pinsan. Kada taon, sa kanilang barangay ay nagkakaroon ng isang inter-barangay tournament kung saan sumali ang high school team ni Raul. Naspatan siya at naging interesado ang isang coach ng isang universidad sa Bacolod. Hindi dahil siya ay magaling kundi sa kanyang nakakalulang height. Kinuha si Raul ng West Negros University. Same university din kung saan nanggaling si Nonoy Baclao. Pagdating ni Raul sa West Negros para mag-try out, ay hindi nito inakala na ganun ka-intense ang training bilang varsity player. Kaya naisipan ni Raul na umuwi na lang at wag na lang ipagpatuloy ang pagiging varsity player. Hindi nga daw sanay si Raul sa ganung ka-intense na training. Dahil sa kanyang probinsya, pinapatayo lang siya at pinapatira dahil hindi pa naman ganun kagaling si Raul compare ngayon. Hindi rin nga daw sanay sa takbuhan tulad ng ginagawa sa training. Nakitaan ang potensyal si Suyod ng coach ng West Negros. Kaya kahit umuwi ito, ay sinundan siya ng coach sa Bago City at muling hinikayat na bumalik. Dahil sa libreng pag-aaral, ay nahikayat nga si Raul at ang kanyang magulang na bumalik at ipagpatuloy ang pagiging isang varsity player. Hindi din medyo kagandahan ang buhay ni Raul. Kaya malaking tulong talaga ang naging offer na libreng pag-aaral sa kanya. Nung bumalik na si Raul sa Westneck, binilhan siya ng bagong sapatos na size 15 dahil hindi na nagmimedya si Raul gamit ang kanyang size 12 na sapatos para magkasya lang ang kanyang paa. Sa sobrang sipag mag-insayo ni Raul, nakitaan na rin ito ng potensyal ng University of the Philippines kung saan siya na-recruit noong 2010. Sa kasamaang palad, sa last day ng practice nila sa UP, ay nagka-ACL injury ito at napaisip si Raul kung basketball ba ay talagang para sa kanya. Pero hindi nagpatinag si Raul sa kanyang injury at pinagtiyagaang muling makabangon at gumaling. Pagkatapos ng dalawang season sa UP, nakakuha ulit ito ng break pagkatapos siyang ipick ng Blackwater sa PBA D-League. At kalaunan ay na-draft din ng Blackwater sa PBA noong 2014 sa third round. Muli ay hindi maganda ang takbo ng karir niya sa PBA dahil hindi ito kinuha muli ng Blackwater. Sinubukan muling ibangon ni Raul ang kanyang karir. Nag-try out ito sa NLEX, sa Meralco at Global Port. Kalaunan ay kinuha siya ng kapwa niya ni Garense na si Coach Boyet Fernandez sa NLEX. Pero para maging reserve player lang. Medyo mahirap pa talaga sa time na yun dahil meron pa ang NLEX ng Asi Taulava at Enrico Villanueva. Pero basta na sa PBA lang, naging kontento na itong si Raul Suyod. 2016, ito na siguro ang pinakakahintay na taon ni Raul. Noong nagpalit na ng coaching staff ang NLEX at kinuha na sa ni Coach Yeng. Si Coach Yeng ang naging sagot sa lahat ng dasal ni Raul dahil pinapasok na siya sa lineup ng NLEX. Bilang isang player ni Coach Yeng, expect mo talaga na may mura kang matatanggap. At isa na nga si Raul Suyod sa nakakuha ng award sa awarding ceremony ni Coach Yeng. Naging open-minded si Raul at sa pangalawang season niya sa PBA ay ginamit niya itong motivation. Ang bawat mura, sigaw
na tinatanggap niya kay Coach Yeng. Nagbunga nga ang lahat. Pagod, sigaw, mura kay Raul nung na-trade si Poy sa talk and text. Nag-step up ito at hindi pinaya si Coach Yeng. Pinigay ang lahat ng makakaya at nag-average ng 10 points at 6.8 rebounds sa loob ng 11 games during the Philippine Cup sa bubble. Hindi pa nga tapos ang resulta ng kanyang hard work dahil kinukuha naman siya ngayon para mapasama sa Gilas Pool. Si Raul nga ang isa sa mga player ng PBA na magpapatunay na basta may tiyaga, may nilaga. So yun mga tol, ang kwento ni Raul Suyod. Kung medyo papaano ay nagustuhan mo itong video, please subscribe and click the notification bell. Salamat sa suporta at muli, salamat sa panonood. Bye-bye!